Do mo konnichiwa. So yun na nga, makikita niya sa title natin is ililaser ako ni Rachel. Kasi nga merong laser si Rachel, ginagamit niya yung laser yun. Pero ako hindi ko pa na-experience yun. So mamaya ipapatry ko para malaman ko rin at saka masabi ko rin sa gusto mag-try ng laser. Pero once ko lang tong gagawin kasi nga for vlog, para malaman niyo kung gaano pa siya kasakit or ano yung magiging experience ko dun sa laser na yun. So yun, para na curious lang ako na kung ano ba yung pakiramdam na mainit ba o masakit ba talaga siya. Alam ko may mga level siya. So mamaya yun, magpapaganon ako kay Rachel once lang, pero hindi talaga ako fan ng laser. Tapos yun, sasabihin ko sa inyo kung gaano kasakit. So yun na nga, bago lahat kasi may lakad kami nila Rachel, ni Mama tsaka ni Ayumi. So parang family bonding na. Aalis kami sa karaoke. So kung kaya ko mag-vlog, magba-vlog ako, pero hindi ko ma-i-vlog lahat siguro ng mangyayari kasi kumakanta lang naman kami dun. So yung title natin ngayon is kung gaano kasakit yung laser. Kung yun, basta wala lang, wala na akong maano eh. Parang na-curious lang talaga ako sa laser na yun kasi meron si Rachel. So yun na nga, samahan niyo na kami and peace. Pakulangot nga. Paiyakin kita next time, ha? Utot mo. Kinilig pa. Engage na yan. Engage na yan si Mama. Omae wa mou shinde iru. Parang si Papa. Nalambot ako talaga. Miss. Please na may hawak camera. Ikaw na ba yung mapapakasa lang? Nagmamasaya ako. So, what's up sa inyo mga taga-Maasa? So, yun na nga. So, yung previous video ko, hindi naman previous, yung nasama ko dito yung video bago tong vlog na to, or yung scene na to, is nakuha nang pa yung mga 3 weeks ago. Mahaba pa yung buhok. So, nakapagpagupit na ako, tapos sumaba na siya ng konti. Kasi nakalimutan ko, tapos ine-edit ko na lang siya, tinitingnan ko yung mga files ko sa vlog. Sabi ko, mag-edit kaya ako, tapos nakita ko yung files ko na yan, tapos nagsabi pala ako ng content na eto, gagamitin namin ito. So, anong patawag dito? Parang hair removal laser, parang ganun siya yung machine. Hindi ko lang alam kasi mga girls lang yung talaga nakakaalam sa mga ganito. So, may ganito si Rachel. So, ginagamit niya ito sa mga, saan ba pwede yung mga ganito? Sa ano? Sa arm to me. Basta sa mga buhok-buhok. Sa mga buhok-buhok ano? Yung kahit sa mukha, yung mga ganito. So, ako, na-curious ako kung anong ba meron to. Kung effective ba to. Tapos sabi nila parang mainit daw. Ewan, medyo masakit. Pero hindi ko alam, hindi ko ma-explain kasi nga hindi ko pa na-experience. So, yun, naisipan namin ang gawa ng content to ni Rachel. So, yun, gamitin sa akin ni Rachel. To may level 1 siya to 5. So, yung level 1, parang konting effect lang. Tapos level 5, medyo malakas na siya. So, medyo mas masakit ba yung pag level 5 yung ganun? Masakit sobra. So, dito na matatapos yung vlog na to. So, maraming salamat sa inyo. So, yung gusto ko lang itry kung gagano ba, kung gaano ba siya kasakit. So, yan, kung effective ba siya. So, the next day, hindi naman ako lagi nag-shave dito. So, dito, wala pa akong, never pa ako nag-shave dito. Ano ba tawag sa ganito? Balbas? Oo, sa balbas, never pa ako nag-shave. So, sa bigote lang ako nag-shave talaga. Kasi, hindi ako masyado ma-hairy na tao. Yung puro buhok, yung ano, wala nga akong buhok sa katawan. So, kahit even sa feet ko, wala akong masyadong parang buhok. So, yun, dito lang talaga ako binubuhok. So, ipapatry ko kay Rachel kung effective ba to or gano'n ka sakit. Pero bago ang lahat, so may ganito ako blindfold. So kasi isa lang yung eye protection niya. Kailangan dapat di ko siya makita. So yun, siya lang may eye protection. Masyado siyang makasarili sa mga ganyang bagay. So bumili na lang ako dito sa 100 shop dito sa Japan. So ginagamit ko to kapag nagda-travel ako. Tapos kapag sumasakay ako sa aeroplano, yun, ito yung ginagamit ko kapag matutulog ako. Pero usually, pag nasa airplane ako, usually talagang nag-e-edit lang ako. So dahil sa corona, hindi na ako nakaalis-alis dito sa bahay. So yun na nga, itatry na namin. Tapos i-explain ko sa inyo kung ano, kung effective ba or gaano kasakit. So hindi naman masyadong masakit. So, parang kagat ng langgam. Na malaking langgam. Mga ganito ng langgam yata. So yung pagpasensya nyo na ako, medyo sinisipon ako. So itatry namin. So ready? Ready ka na. Ako dapat pala mag-ready. So yan. Parang bra naman to, Feb. Hindi kasi, dito kasi yan sinusuot. Dito man. So game. So itatry na namin. Tapos i-explain ko sa inyo kung gaano siya kasakit. Bawal ba kapag anong beb yung masinagan yung araw? Ano masinagan ng araw?
I mean, maano yung mata ko, nakakasama ba sa mata? So, paano ba? Level 1 lang dito. Saan ba pinakamasakit sa part? Feel ko dito kasi malambot yung skin dito. Ah, dito talaga. Kasi dito ako eh, masakit sobra. So, yun, level 1 na. Try mo muna yung okay. So, yun, dapat, usually, bago kayo mag-laser, kailangan mag-ilamos muna, tapos maglagay kayo ng cream. Hindi lang ako nakapaglagay ng cream ngayon. Kasi may cream talagang pal-laser talaga, so hindi na ako nakapaglagay kasi nga, first time ko lang din. So, parang gusto ko lang itry kung effective ba o ano. So, make sure na may cream din kayo. Pero sa tingin ko, okay lang kasi kahit walang cream, kasi ako yun yung gagawin kayo. Walang cream. So, let's start na, level 1 muna kami. Wow, hindi ko makikita ang mukha mo. Mainit ba ito? Masakit? Hindi. Sakto lang. Pagkaganito. Di ba wala lang? Medyo wala. Parang wala lang. Parang mainit lang. Parang mainit. One. Level 1. Hindi maano yun. Kung 2, ganda siya. True. Masakit ba? Medyo mainit na. Medyo mainit. Pero kaya naman. Medyo. Mainit na. Kasi, ewan ko. Kasi, ganun. Baril ka ng baril. Parang, ewan, namamanhid na ewan. Baril ng baril. Tapos pag 3, HR na nakalagay na 3. Sakit? Hindi, nagulat lang ako. Parang mainit siya na nakakagulat. Pigit ka? Kasi parang ano lang siya. Pigit ka ba? Parang, ano ba yun? Namamanhid siya pag tamantagal kasi mainit. Parang kuryente, di ba? Parang ano, parang ganito. Huwag mo naman. Ay! Wala pa, entry pa nga tayo. Pero nakakaka. Hindi talaga gusto na isa ganito kahit sa injection ayaw ko naman. 4. Pero girls, yun. She's ganda kasi siya ginagawa niya lagi. So ako hindi ko gagawin to ngayon lang to. Effective siya. Pero ayaw ko. Mas gusto ko na lang mag-shave ng every 3 days. Every 3 days naman ako nag-shave sa bigote. 4. 4 na. Walang init. Mainit na. Masakit. Konti. Medyo. Parang hindi lang ako sanay. Hindi parang, kasi sanay eh. Ako sanay na kasi. Parang weird lang yung feeling na ewan na. Feeling ko namamanid na ewan. Gusto mo pa ng 5? Try lang. Try? Sure? 5? Magbilang ka. Ah? Magbilang ka. Parang bilang ba? Parang bilang ba? 1, 2, 3 ganun. Sige. 4 muna. Ano? Okay lang. Okay lang. Kaya naman sa'yo. Pagkit ka. Masakit yung 5. Max. Medyo. Hindi ko lang alam ah. Magbilang ah. Ha? Magbilang. Sige, bilang ka. Bilang ka. 1. Wait lang, ina-adjust ko pa yung 5. 1. Okay. Five. 5. Omae wa mou shindeiru. 2 Masakit yung 5 na. Sabi ko masakit eh. Bilang. 5 nga! Goma yata eh. Hindi goma yun. 5 yun. Tingnan. Ewan ko pa dyan kung anong number nakalagay dyan. 5 nga. May 10 tayo eh. Ano may? May goma eh. Walang goma. Bilis na, be. Matatagalan tayo. Mag-aalas just na. Aminin na. Ang alin? May goma. Walang goma, oh. Ang sakit. Last na, grab. Walang ilaw. Oh, last na 5 na to. Wait lang, beb. Big pa last. Last 5 na. May dito pa, oh. Tsaka dito. Bilis na. Putla na. Nangyak. Beb. Malamang, pinitik mo na ako ng goma, pangatlong beses. Asan yung goma? Ulit na, last na. Hindi na, akin na, pakita mo na yung... Yung gilid nga. Pakita mo yung ginamit mo. Eto. Iba yung pakiramdaman sakit. Ewan
ko. Tanong mo dito. Gano'n naman talaga. Gano'n. Ah, ganyan. Ang mawalang yata yung ngayon, boss, ah. Gano'n naman talaga. Hindi ka nakontento sa pamamaral. Ginoma-goma mo pa ako, ano, kasi loopy. So, eto, honestly, ang sakit ng number 5. Kasi ginamitan niya ako ng goma. Pero, parang pakiramdam na, ano, kasi, kunyari, nag-shave ka. Pag ginawa ko mo yung dito mo, parang meron ka pa rin, ano, parang, ano ba tawag sa, ano, yung sa loob ng skin mong hair. So, after mo mag-laser, parang feeling mo nawala na siya kahit pa paano. Pero, ang sabi nila, hindi lang may iwasan yung pagtubo ng buhok kapag once mo lang ginawa. So, dapat every time na nag-shave ka, na dapat nag-laser ka rin. Ang sabi nila. Pero, yun na nga. Pero once ko lang to itatry kasi hindi ako fan ng mga ganyan. Okay na ako sa shave. Hindi ako mabuhok na tao. Kaya okay na akong... Yun, bigote lang yung sinashave ko every 2 to 3 days. Ganun. So, hindi ako everyday nagsishave. So, okay na. Na-experience ko na yung laser. Kaya lang may ginawa si Rochelle. Na hindi ko maintindihan. Oh, sige na. Seryoso na. Dali na. Oh, mamaya na. Pagka-off ng camera. Seryoso na. So, yun, baka dito ko na lang tatapusin tong vlog na to. So, maraming salamat sa mga sumusuporta sa vlog ko. Sana maulit-ulit yung mga gantong contents. So, samahan nyo kami ni Rochelle sa parang diary vlog namin or sa mga YouTube content namin. So, magkita-kita ulit tayo next week. Sa mga hindi pa nakasubscribe yan, please subscribe and i-like nyo na rin yung button. So, dito ko na lang tatapusin yung vlog na to. Maraming salamat sa inyo mga kamasa. Magkita-kita ulit tayo next week and peace!